5:30 ng umaga. Pasikat na yung araw. Alas 6 pa lang, tapos na natin pakainin yung mga alaga natin dito sa range, pati yung sa kulungan. At napainom na rin sila ng vitamins. Kasi kahapon po, sunod-sunod yung ulan, no? Last 2 days, sunod-sunod yung ulan. So yung gagawin nila ng manok natin, kasi nakakain na sila ng broiler starter, busog na sila, magpapahinga na lang po yan, tapos magmimate. Yun lang po yung gagawin ng mga manok natin. At yung iba, yung mga nangingitlog, syempre, andun na sa pugad. Maaga pa lang. So sa ngayon, ubos na yung kanilang broiler starter. Ang rami na po nang binigay ko kanina, ubos po, kasi po napakasarap po siguro nung lasa ng broiler starter. So yung ibibigay ko ngayon is yung mais na may trigo tsaka may vegan PDP. Yan, para di sila madaling magutom. Yan, kumakain na po sila ng trigo, cracked corn tsaka vegan PDP. Yan, kanina kasi yung una nating binigay is broiler starter, Bimig Essential. Purong pellets po yun, napakaganda po, napaka high protein. Yung iba na, andun na po sa pugad, yung ibang breeders natin, yan. Mangingitlog na po yan, umagang umaga pa lang. At yung mga tubig natin, nakapaglagay na tayo ng King's Vita Plus. Napakaganda, napakabango. Yan o, mate na agad. Kasi nga wala na silang magawa, busog na yung mga manok natin. Yan. So itong mga binigay natin, hindi nila maubos dyan, pero hindi aabot yan ng mga alas 2 ng hapon. Tapos pagka alas 3 or alas 4, kapag medyo nagugutom na naman sila, magbigay na tayo ng konting Bimig Essential na broiler starter. Yung ibang heritage natin, nandito na lang po sa taas, nagpapahinga na lang. Yan, para mag... Tignan nyo po, yan. Pagbili ko nito, no, kailan ko lang ito binili eh. Parang wala, hindi ko alam kung may isang linggo na. Basta napakaliit pa nito, pero pagkain natin ng mga teknik natin dito sa ano, pag yung ginamit ko na yung mga teknik natin dito sa manukan sa kanila, napakabilis pong lumobo. Yan. Lalo na yung mga binaba natin ng mga native. Yan, oh. So ito mga 4 days pa lang ata na binaba ko to sila. Pero ano na, condition na. Yan. Yung iba andun, ibang heritage natin. Dito sa taas, meron tayong mga breeders na mga native. Yan. So yung mga i-condition din natin itong mga breeders natin. Yung mga nangingitlog at itong mga rooster natin na malakas na pong mag-mate. Para mas maganda yung ma-produce nilang mga itlog at saka sisiw. At mataas yung fertility rate ng kanilang mga itlog. Para marami tayong mapipisang sisiw. So mamayang hapon, balik na naman tayo dito, magpapakain tayo. Sana hindi na umulan at para marami yung patuloy na po yung paggrami ng ating mga itlog. Kasi last 3 days yung nakolekta natin is isang tray lang kasi napakalakas po ng ulan, non-stop. So humihina po talaga yung production. Yan, oh. Marami na pong kumakakak. Yun po yung sinyalis na mangitlog na yung ibang manok. Yan, kalmado yung mga manok natin. Kasi kapag hindi natin napakain to, gusto nilang lumabas. Pag lumabas sila, napakahirap na pong hulihin. Lalo na yung native. Yan, yun naman ng vitamins. Bombahi! Galing ng taga-slice natin. Sir Kin from Pinoy Palaboy. Charmos! Humuli po ako ng isang dumalaga at gagawin po nating ginataan na manok with ubad ng saging. Wow! Na may isang manok ni Pulumulok ni Tib Chicken. Ay, video. Perti katanlas. Grabe yun. Luto na. Oh, trabla dito.
Katatapos ka lang hinulit ng mga breeders natin na fully matured na rooster. Yan. Kasi magme-maintenance tayo sa kanila. Para mas tumaas yung kanilang hatching rate at mas magiging healthy sila. So kapag humi-healthy po yung ating mga alagang mga rooster, kasi ito po yung foundation ng ating mga sisiw, no? Yung mga tatay nila. Kasi 60% po ang napupuntang genes galing sa tatay para sa sisiw natin. At 40% na po sa inahin. So napaka-importante po ng rooster na maging healthy sila. Maganda yung kanilang pangangatawan para magiging healthy din at maganda yung magpuproduce natin mga sisiw. So nakakatulong din po to na tumaas yung hatching rate, no? Kasi nga magme-maintenance na tayo sa mga ating mga rooster. So abangan nyo po sa susunod nating episode. Yung ating maintenance na naman is yung mga babae natin. Ito yung mga selected ko na mga native roosters. Ang gamit ko po sa mga rooster natin, pang maintenance nila is vitamins plus minerals na Intenso Premium. Yan, napakaganda po to. B-complex plus ginseng. May ginseng pa yan. Ito po yung compositions nyo. Yan, napakadaming vitamins, no? At may Korean ginseng pa. Hindi basta-basta to. So yung dosage niya, 1 cuplet daily to be given 1 week, no? Before the fight. Yan. Maintenance 1 cuplet per day for 1 week. 3 cuplets per week every other day kapag masama yung panahon. So kapag conditioning tayo, so ngayon conditioning tayo, 1 cuplet every other day. Yan. So nationwide po ito mabibili, no? Kahit sa AgriVet, available po ito. Intenso Premium. Ito yung una ating pakinumin. Tapang ko na natin ang manok. Napaka-wild po kasi, no? Yung po talaga ito na dinadakip. Yan, so ito po yung ating ano, no? Painom. Ingay po. Tapang. So be patient lang po tayo sa mga alaga natin. Minsan nasusugatan din po ako sa pag-aalaga ng manok. Yan. Pero mahal natin itong mga manok natin. Yan ang color pula po siya. So every other day tayo magbibigay. Yan. Isa sa pinakamatangkad. Yan, napakatangkad po ng manok na to. Napakabata pa. Tingnan nyo po yung tahid niya. Yan, napakaliit pa. Napakatangkad po. Yan. Ganyan katangkad tong manok na to. Napakabata pa. Kaya ginawa ko talaga ang breeder. Yan, Intenso. Yan, ginagawa natin to para mas mataas pa yung hatching rate. Matami tayong mapipisa. Kasi kapag negosyo, dapat yung mga materialis natin na mga manok ay talagang healthy din. Isa po yun sa sikreto sa pagparami ng manok, no? Mabilis dumami, tsaka ma-healthy yung mas healthy yung mapuproduce nating mga sisiw. Itong susunod pula, masyadong bilog, no? Yan. Parang ninerbiyos sila. Kasi hindi ko talaga dinadakip tong mga breeders natin na mga lalaki. Ito. Ito naman yung susunod. Yan. Marami sila magkamuka. Parang tatlo ata or dalawa na ganitong rooster natin. Yan. Napakalaki din po. Napakabigat. Napakarami kasi nating babae dun sa range natin. Marami din po tayo mga binatang mga rooster. Pero ito pa lang yung mga fully matured, no? Ito naman yung susunod. Isa sa pinakamalaki. Napakabigat po.
Grabe pa talaga, pursado. Hinawakan ko po yung leeg kasi matatapang itong mga manok na to. Sakit pong tumuka. Meron tayong dilaw or talisay kung tawagin sa amin. Yan, napakaganda din po. Napakalakas po mag-meet nito kasi napakabata ya. Yung tahid nyo, napakaliit pa. Nagkakasugat-sugat siya kasi nag-sparring din sila ng mga ibang lalaki natin. Nag-aagawa ng babae. Napaka-hyper kasi nitong talisay natin or dilaw. Batang bata pa yan ha. Ito naman yung alpha rooster natin. Ito yung pinakamatapang sa lahat no na alaga natin. Siya yung maraming asawa. So hanapin nyo lang Intenso premium no sa mga agri-vet. So every lugar kasi, every agri-vet, depende din po yan sa presyo. 13x lang tayo today. Ito po yung first day natin no sa pangungulek na ulit ng ating mga itlog. At maghihintay naman tayo ng 5 days bago ilog to sa incubator. Yan, ito po yung, ito din po yung first day na maganda yung panahon. Hindi po umulan, katamtaman lang po yung init. Yun mga kanitibs, may mga natutunan naman po kayo sa vlog natin for today. Shout pala kay Randy Saliling, Jeff Mananquil, Danilo Navales, Misterio, Carl Chris Cadayona, Ka-Farmers TV, Miss Phyllis Affordable Recipe, Shan's Backyard, Manok Tambayan, Dracula Vampire, Halaman ni Budas, Roderick Limo, Mar James, Pacman Galion, TJ Marquez, Daniel Lawagon, All Around, Lolita Lingad, James Jan, Vincent Rome Olipio, Raimundo Valenzona, Chai 123 Guapa, Danilo Navales, Rani Paul Cadion, Maranao Fish Keeper, Gila Pia Papus, Chiki Chiki Ducks Legends, Lloyd Gio Lastema, Nico Lamar, Joan Calicas Peña, Baron Sarmiento, Ace of Spades, Maki TV, Jen Juan Lopez, Sherbel Salmo, RJL Galorio, Jim Will Itong, Sandro Lopez, at kay Ma'am Princess Asensarte na talaga napaka-supportive sa mga videos natin. Mga kanitib, kapag gusto nyo po mapashout at may iwan lang po kayo ng comments sa ating comment section, automatic yan sa sunod kong video, shout po agad yan. Sa mga gusto ng mga magtanong, mag-iwan lang po kayo ng questions sa ating comment section. Pag nagka-time po ako, sasagutin po natin yan. Sa mga bago lang dito, napadaan lang, please subscribe po and click the notification bell below para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. Yun lang po mga kanitib, pag kita-kits sa susunod kong video, maraming salamat po sa inyo lahat. God bless us all.